best things. Good morning mga busing, mga kabusing. Mayroon tayong isang unit ngayon ng Poji Denso. Yan. Isang unit ng Poji Denso. Ano lang to? Tutorial lang to kung bakit yung mga ganitong cooler bigla na lang nawawala yung lamig. So ito yung ipapakita ko sa inyo, tuturo kung ano yung mga dahilan bakit nawawala yung mga lamig. So itong video na to, step by step to papakita ko sa inyo step by step kung ano yung mga dahilan, kung bakit bigla na lang nawawala yung lamig sa mga ganitong cooler. Ito, teka. Ang una natin gagawin pag hindi lumalamig yung cooler. So first, pandarin muna natin yung crate. Tapos pandarin natin kung gumagana ba yung compressor. Yapa na ako. So ito nga pala yung yung una natin gagawin, pandarin muna natin yung unit. Tapos kung umaandar yung compressor, ibig sabihin may leaking to sa loob. Kasi pag hindi umaandar yung compressor, marahil yung compressor yung sira, kaya hindi siya lumalamig. Pero kung gumagana naman yung compressor, buo naman, so ibig sabihin nun may leaking siya sa loob. Kadalasan nagli-leak dito. So kadalasan nagli-leak pag ganito mga cooler, dito nagli-leak ito sa loob, ito. Ito yung lumalamig. So kadalasan dito nagli-leak sa loob, internal, tinatawag nun internal leaking. So pag ganyang mga kaso, ganyang mga sira, so ang ginagawa natin ganito. Ito, recoil. Ito, ginawa ko na to kagabi. Ito. Ito, ni-recoil ko. Ayan. Recoil. Ayan. So pinalitan ko ng bagong tube. Nilagay ko sa labas. Pero yung pinalit ko, copper tube na. Hindi na yung, kasi ang original nito, steel. Kaya madali lang siya mag-leak. So ang ginawa ko, ni-recoil ko na. Ito. Ito yung ginawa ko para para matibay. Yan. So ang isa ring dahilan na hindi lumalamig, mayroon pang isa, kahit walang leak yung mga cooler, tapos umandar yung compressor, tapos mahina yung lamig. Ito rin yung pangunahing dahilan, isa. Ito. Itong blower. Pag yung mga cooler nyo na blower type, kinakailangan pag umaandar yung unit, umaandar yung compressor, kinakailangan umiiko to, itong blower to, ayan. Kinakailangan umiiko to. Kasi pag hindi to umiikot, hindi siya nakakapag bigay ng tamang lamig, yung sobrang lamig, hindi siya makakapagbigay. Kasi hindi niya na-spread yung hangin, lamig at ang lamig. So kaya mahina yung lamig, yung nararamdaman niyo pag nilalagay niyo yung kamay sa loob, parang hindi siya hindi malakas yung niya, atak ng lamig. So pag hindi nakaikot yung blower, pero pag umiikot yung blower, so yun yung tamang lamig ang makukuha dito sa loob. So ito rin yung tatandaan, ito rin yung sisilipin niyo pag yung cooler niyo mahina ang lamig. Titingnan niyo yung blower kung umiikot o hindi. Ayun. Ito, tapos na to kasi ginawa ko na to, ni-recoil ko na yung unit. Ayun. Tapos inayos ko na rin tong blower kasi hindi siya umiikot. Minsan kasi sa loob, nadudumihan dito sa loob. Kaya hindi siya umiikot. Kaya ang gagawin niyo dito, madali lang to, tanggalin niyo lang yung tornilyo dito sa gilid. Tapos tanggalin niyo yung bolt. May tornilyo dito dalawa. Linisan niyo lang yung sa loob, tapos balik niyo kaagad. Balik niyo. Iikot na yun kasi pag hindi lang putol yung wire sa loob. Linisan nyo lang, lagyan nyo ng kunting langis, iikot na yung blower. Pangatlong dahilan, hindi siya lalamig yung cooler, ito rin yun. Pag itong thermostat na to, pag nasira to, hindi aandar yung yung compressor niya sa likod. So kinakailangan talaga, pag check nyo, aandar yung compressor, kasi pag hindi aandar yung compressor, marahil ang sira nun nasa compressor parts o kaya itong thermostat. Kasi ito yung thermostat, ito yung nagko-control ng lamig dito sa loob. So pag hindi siya gumagana, hindi umaandar yung compressor sa likod.
Yun yung tendency na hindi siya lalamig. Ito rin yung pag nasira din to, ano, meron din kaso na okay to, pero ano, tuloy-tuloy din yung lamig niya. Ito, na hanggang kumakapal yung ano, na pumuputok na yung mga buti sa loob. Ito rin yung dahilan, pag nag-loss ano to, parang hindi na siya gumagana ng maayos ito. Hindi na siya nagtitrip, so kakapal yung lamig, puputok yung mga soft drinks sa loob. So kinakailangan talaga ito, ano to, okay to. Kasi may control to eh. Ito rin yung pangunahing dahilan, pag sira to, hindi rin lalamig yung unit. Pag sira din to, mahina din lamig yung unit. Pag may leaking, lalong hindi lalamig yung unit. So yun lang yung mga kabusing. Sa mga nanonood ng video na to, sana po ito ay nagsisilbing aral sa inyo. So huwag niyong kalimutan mag-subscribe at saka i-click yung notification bell button para lagi kayo may update sa mga bagong video ko. Huwag niyo rin kalimutan mag-like at pag-share. Ito po yung unit na to, Fuji Denso, ayan o. Lagi niyong tatandaan, pag hindi umiikot si blower, mahina ang lamig. Pag sira si thermostat, hindi lalamig. Pag may leaking yung unit, hindi rin lalamig. Ayan. Paano niyo malalaman kung ano? Ano nga pala yun? Paano niyo malalaman kung ano, may leaking? Pag may leaking yung cooler, maano niyo dito sa likod. Okay, kakapan niyo dito sa gilid. Hindi siya umiinit. Pag hindi umiinit yung unit, so ibig sabihin wala nang premium yan. Ayun. Yan yung ano niyo, tatandaan. Pag hindi umiinit yung sa gilid, wala nang premium yan. Pag hindi rin may under sa compressor, wala ding ano yan. Hindi rin iinit yung sa gilid na ano ng cooler. So yun lang mga kabusing. Maraming salamat po.